balik ano na tayo, balik bahay. Balik tayo sa bahay kay Pumalpak ang biyahe. Ang truck, direct. Kita nyo, and then yung mga kargamiento ko, mga baon ko, yan. Which is ready to, ano na, sa biyahe, kaso nga lang, palpak. Guys, good morning. Yan, once again, it's Lakay Trucker here. Andito na tayo sa kalsada actually. Yan, pupunta sana ako sa biyahe na ngayon since tapos na yung New Year. Hopefully you guys ay maging okay yung mga New Years nyo, no? Kaso nga lang sa situation namin o situation ko, hindi ako makakabiyahe. Yung truck may possibility na mag-derate. Gawa nga nang sa previous video natin, nakita naman natin na ipinasabi ko dun sa mekaniko sa torque na kailangan ma-full service yung truck, magkakaroon siya ng, ang ipinapagawa ko is yung greasing, lube, change oil, at saka magpapa-truck wash sana ako. Pero since meron siyang check engine sa DAS yung truck, sinabi ko kung ano yon, ang na-finding ng mekaniko is DEF label sensor yung problema ng DAS doon sa my truck. So pinix nila, kaso nga lang ang problema kumbaga kailangan i-replace yung DEF label sensor. Walang stock ngayon ang torque na ganon, yung company natin. At nagtawag din yung mekaniko ng available o yung parts dito sa Winnipeg. Ang sabi, wala daw available na parts na ganun. Kaya yun ang problema. Ngayon meron silang ano, meron silang yung luma, kumbaga sa ano, yun ang inilagay nila. Kaso nga lang pabalik pa rin yung ano eh, yung ano dun sa DAS, yung label sensor niya, ganun pa rin, nasa DAS pa rin. Kaya sabi ng ano ng mekaniko, in-replace namin yung meron kami ditong luma, pero parehas din na meron pa rin siyang sign dun sa DAS na nakalagay yung check engine fault. Ayaw kong bigyan kita ng ng bagay na baka mamaya hindi magiging okay ang truck. Sabi niya sa akin baka kasi sabihin ko sa yung pwede na kasi pinalitan namin, tapos mamaya hindi rin magiging okay, baka sa akin ka magkano o sa amin ka magkaroon ng mag-claim. Kasi syempre alam niyo naman guys, meron pa rin siyang problema sa DAS kasi yung DEF label sensor na yon, ang trabaho noon yung parang yung DEF kapag nag-frozen yon, kung hindi makakyat yung DEF, maaring mag-direct yung truck. Yun ang problema na sinasabi niya sa akin. So, sabi niya, since pinalitan namin, tapos mayroon pa rin engine check doon sa DAS, hindi ko maaring sabihin sa'yo na okay na yung truck. Kaya it's up to you kung gusto mo pa rin bumiyahe o hindi, kasi mahirap, sabi niya. Baka mamaya magkaroon ng problema, sabi niya sa akin, sa akin ang balik niya, sabi niya. Ang mangyayari kasi niyan, kung na tumirik ka, dinirik ka niyan, truck mo, ang mangyayari niyan, magtoto ka. Ang tow ay mahal, siyempre kung saan ka man abutin ng direct ng truck, yung ihinto ka, ang tow ay mahal, sabi niya sa akin. Kaya sabi niya sa akin, it's up to you kung gusto mong bumiyahe or hindi. Pero kung ano man ang mangyari, siyempre ikaw nang bahala niya, kasi siyempre truck mo, sabi niya sa akin. Ngayon, nang sabi niya sa akin, magtatawag ako kung saan yung available na parts dito sa Winnipeg, at kung mayroon man sila sa Regina, Ontario, kung saan nang maaari, sabi niya.
pero hindi ko may papromise na magagawa ngayong araw na to, sabi niya sa akin. Petsa ba, petsa January 2, 2024 ngayon, guys. Yun yung schedule ng pag-alis ko. Eh, mukhang mapupurnada tayo gawa nga ng, dahil nga sa truck na yon. Pero ayoko naman yung kabagong-bagong taon na yan, eh baka mamaya eh magto tayo. Siyempre, mas maalam bahay noon. Ang mangyayari noon, yung load natin mapipinding. Baka mamaya hindi ako umabot sa tamang ano, tamang tawag nito, yung appointment ng delivery. Yun ang ikinakatakot ko. Tapos yung truck, o di doble-doble ang ano, ang problema. Actually, guys, kanina kausap ko sa phone, eh sinabi sa akin ng mekaniko ko yon, kaya sabi ko naman, sabihin niyo na lang sa dispatch na pabalik na kami ng bahay, kasi on the way na nga sana ako doon sa ano, sa yard, para magsimula ng biyahe. So ganoon naman ang nangyari. Kaya ngayon pabalik na ulit kami ng bahay. Ayan. At ewan ko, hopefully maayos agad-agad within this week. Ang petsa ngayon is January 2, Martes. Hopefully hanggang this week maayos para sa ganun, eh makabiyahe rin ulit tayo. Yan, siyempre kasama ko yung mga bata, yo. Sayang yung biyahe natin, guys. Papunta sana ako ng ano, ng Texas, yung biyaheng yon, ang ganda sana yon, eh. Papuntang Texas. Tapos pagkatapos nun, merong reload daw, sabi ng ng dispatch ko na papuntang Vancouver. Sayang. Sabi ko, isip-isip ko, sayang naman yan, sabi ko. Kaso nga lang, eh, ganun naman ang nangyari. Ayokong kalo tayong maano. Ay, bagong taon, nagkaroon ng problema yung ano, eh ayoko naman i-raise yung ano, yung load at saka yung truck. Malaking ano yun, malaking sakit sa bulsa yun. Kaya mag-aantay na lang ng konti, kaya balik na lang sa bahay. Hindi pa nga ba? Yeah, it's not gonna be that content for now. Kaya balik bahay ulit tayo. Hindi ko na nakuhaanan yung pag-uusap namin yung aming ano, yung aking mekaniko ko kaganina, kasi ang plano ko magko-content, start ako ng content sana kapag nandoon na, eh. Kaso nga lang, yun nga yung nangyari. Pero pinagdarasal na sana makahanap siya agad-agad ng ano, ng parts para may replace yun. Sabi ko nga, eh ano, sa US kaya mayroong kayang parts yung mga yan, kasi balak ko ibiyahe ko, tapos pagdating ng US maghanap ako ng mga ano doon, baka mayroon silang parts at doon na lang ipapagawa. Sabi ko, eh, sabi naman niya sa akin, eh parehas lang din naman daw, baka nga eh hindi ka pa nga umabot ng mga ilang kilometro o miles, eh bigla kang tumirik, sabi niya sa akin. Eh ko naman, eh ay wag naman sana kay kabagong-bagong taon. Kaya kasi magagawa, balik bahay. What's that? Ayaw nga. O sige, bumalik na lang tayo, nandito pa tayo sa labas, eh. O sige, kung saan tayo, no, let's go. Go back to Dalarama na lang. Magagaw. Ay, si Paypay, paalis na. Nag-hitas na. Andun siya? Papasok na rin siya? Oo. May nakalimutan kami, kaya iikot na nga lang kami papuntang, ano? Papuntang Dalarama. Blo, wala akong tawagan yung aking, ano, aking dispatch. Sabihin ko sa kanila na, ano? Busy yata sila maghanap, no? Apologize ka na lang, sorry. Kasi hindi ko naman. Di, alam na naman nila yon. Kasi yung polite, huh? Oh, kasi yung
mekaniko, sinasabi na nila. Naghahanap na siguro sila ng ano, ng kapalitan ng ano, ng kumaga yung load ko. Maghahanap na sila. Nanghinayang ako eh, guys. Nakakapanghinayang naman yung biyahe natin yun. Pero ayoko naman i-risk. Madidelay na nga yung ano, kung na-direct ako, madidelay na yung load. Magpapatowing pa ako. Ang towing hindi ganun kadali. Ay hindi ganun kamahal. Hindi ganun kamura. Mahal ang towing. Grabe. Nasubukan ko na yan eh. Talagang kung may possibility pa man ngayon na maagapan yung ganung problema, gawin na natin. Ayan. May kinay na agapan. Oo, sayang. Kasi yung unang taon. Unang taon ano? Last year, unang taon. Oo, oh, right. Nung last year, ganun din na nangyari sa akin. Last year, bagong taon na bagong taon, nadali na naman ako. Nagpatowing na naman ako nang dahil sa mga yung mga avoidable na mga maintenance ng truck dinisregard ko. Towing ang dating ko noon. Nagbayad ako ng ganito kalaki na yun. 7,000 yung na-lose ko nung last year dahil lamang sa towing na yun. Eh new year na new year din yun. Kaya sakit sa bulsa. Pagka kasi na-towing ka guys, talagang kumbaga sa ano, loss yun eh. Wala kang kalaban-laban talaga dun eh. Kumbaga sa ano, hanggat maaari sana, yun ang mga avoidable eh, yung maksidente ka. Kasi kapag maksidente ka, yung load mo, babayaran mo yung load mo, yung deductible ng load mo, kung magkano man ang deductible ng load, ang deductible naman ng load namin dito ngayon eh, nasa $5,000, babayaran mo ron. Tapos yung truck mo, kung pati truck mo naperwisyo, ayun, hindi ka makakabiyahe, ang laki ng lost mo. Ganon din kapag na yung mga dapat na ano, avoidable na mga maintenance dinisregard mo, katulad nun, na direct ka, na towing ka, malaking towing, tapos ilang araw ka pang matitingga sa karsada, ayoko nang ganon. Maigi pa na dito na ako sa ano, matingga dito na ako sa ano, sa Winnipeg matingga. Pero may option, baka mayroon silang truck doon na available. Subukan kong tawagan sila para kung sakali man gamitin ko muna yung truck nila. Oh, mayroon silang hindi naman dadal, kaya kukontakin ko sila. Oh, kung may truck silang available, kausapin ko yung ano, hanggat matapos yung ano, malalaman na lang natin. Tawagan ko sandali nga pala guys, para malaman natin yung mekaniko, baka sakali. Hello. So as per we conversation, so we gonna hang tight with my truck for the moment because we don't have any parts available. I just wanna ask you guys if you have available truck that I can use, you know? I do have an available truck last year, but I actually just got off the phone with Beaver. They had a stock order show up today at about 12. Oh, okay. And the part we need is on there, so I'm actually gonna go down there and pick it up right now. Oh, okay, for sure. Let me know if it's fixed. Hopefully, it will gonna get fixed until tomorrow or hopefully. If they have the part like they say they do, and I bring it back, I should have it ready by end of day, if not early tomorrow morning. Yes, please let me know. That's a good part. Yeah, good thing, man. Thank you, man. Yeah, you bet. Okay, I just gonna please tell to my dispatch that it's gonna be a little a while for my truck, okay? I'll let them know. Yep. Thanks, man. I appreciate it. Okay, bye. Ano yun? Bigyan mo siya ng tip? Ba't ko bibigyan ng tip ka doon? Siyempre, nagsismake up din siya eh. Hindi, kasi siyempre, nasa kanila yung truck eh. Alam nila na may load din tayo eh. Hindi na sila makakahanap siguro ng ano na yun. Kasi nakapulibok na yung mga driver. Isayang yun eh. Punta tayo banda sa may Canadian Tire, bibili ako ng ano. Oo. Ah, may
Mayroong ano, mayroong chance na maayos ngayong araw na ito kasi nagtatawag yung dispatch, kaya nakagandahan din sa kanila eh, no? O siyempre, alam nyo naman guys, babayaran din naman natin kasi yun. Sa kanila wala namang free, so bahala na. Pero hopefully matapos by the end of this day or early morning, so madiliman, at least kahit papano may sabi nila kung kailan ako pwedeng umalis. Mag-drive ako ng gamay, kaya mamaya pag uwi ko sa bahay itutulog ko na muna. Ay, ano mangyayari? Maybe not the regular content, but it's better than nothing, right? Yeah, it's not a regular content, but yeah, it's better than nothing. So far, nabunutan ako ng ano yun, hopefully, matapos, tinik. Kasi iniisip ko, baka kailan lang sana sila magagawa. Pero yung option nga, baka meron silang available na truck na pwede kong gamitin talaga. Gagamitin yung truck nila kasi sayang din naman kung ilang araw ako sa karsada tapos wala, I mean, ilang araw ako sa bahay tapos wala rin naman akong gagawin sa bahay kasi mahaba-haba na rin yung deop natin. Kung available silang truck, gamitin ko yung truck nila, iba na siguro yung rate ko nun. Ano mangyayari nun? Pero nagpapasalamat ako guys dahil kahit papano, ginagawa naman talaga nila ng paraan. Yeah. Ayan. Guys, i-update ko kayo mamaya. Pupunta lang muna kami sa ano. Bibili muna kami ng mga bata ngayon. Doon sa ano, sa store, trip store o Dollarama store. Winnipeg Police o Winnipeg ano. Right, okay. Mm-hmm. Bakay and Ate Sinelos right there. Say Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Didn't hear you. Yeah. What he's doing? He's on the headset. Okay. Wait, what he's doing? All right, tara. Punta tayo din sa Dollarama muna. Bibili yung mga bata ng kunting ano. Abubot. Yes! Alright. Saan tayo? Sa Home Depot? Kanina yan tayo? Merong Dollarama sa loob dun tayo. May Dollarama sa loob ng kanina yan tayo? Oo, dyan sa may loob ng mall? Okay. Hindi ko alam kung kapag ma-fix nila yon, hindi ko alam kung yun pa rin ang biyahe natin, yung papuntang Texas pa rin. Malalaman na lang kung saan nila tayo ila. Ayan. Okay. Let's go, guys! Okay. Mommy, I want to drop the biscuits off the clothes. I want that. Ano naman ang pinapabili yan ni Bakay? Noah? Ano? Huh? Ano pinapabili mo ba kay? Look at the camera, batiti. It's batiti, right? Hey, put it back, please. Thanks, Nak. XOXO. Dyson. Nakausap ko si Relan.
sa kanya daw ibinigay yung load ko na yon. Sabi ko, okay, kunin mo na. Sabi ko, wala, walang magagawa eh. Tayin ko muna matapos yung truck ko bago ako bimiyay. Baka mamaya pumalpak pa. Malaking aberya yon, doble-doble. Ang truck, towing, load, hindi umabot. Ayan guys. Dito kami ngayon sa... Kumbaga sa ano eh, bibili ng mga pang-school supply ng mga bata. Itong, ano. When is your is coming back to school, Nak? On January 8. On the 8? Yeah. Okay. Wala na tayong... Pambahalahan? Andiyan ako na, sa side o. Yun. What's this? Okay. Clark, can you please get away there? Move there, baby, move. Oras para sa pagbabayad. Bakit? What is that for? It's a keychain. Keychain for what? Ang baka mamaya kung ano na binibigay ni Bakay, binibili ni Bakay, hindi mo kailangan, ha? Kailangan mo? Yung? Keychain? Si Sinila, ibigay din niya sa classmate niya. Oh, okay. Anong meron dito? Ah, maganda to ah. Christmas decor. Guys, tuloy na pa. Napapasyal tuloy tayo sa mall na hindi naman inaasahan. Papasok sana sa trabaho, tapos biglang tuloy mall ang napuntahan. Come. Being cool? Yes. Alright guys, andito na ulit tayo sa ano, sasakyan. Balik ano na tayo, balik bahay. Balik tayo sa bahay kay pumalpak ang biyahe. Ang truck, direct. Kita nyo, andyan yung mga kargamiento ko, mga baon ko yan. Which is ready to ano na. Sa biyahe, kaso nga lang, palpak. Bagong taon na bagong taon. Unang biyahe ko sana ito ngayong bagong taon. Kaso si Cordapia ay pumalpak. Check engine fault, lead to direct. Yun ang sinabi sa akin ng ng mekaniko. Yun. But anyway guys, tara. Uwi muna tayo. Magagawa natin, Han, eh. Uwi muna. Di ba, Han? So paano mga kaibigan, putulin ko na muna ito dito. At i-update ko na lang kayo sa susunod na video vlog natin kung kailan tayo makakauwi. I mean, makakaalis. Seatbelt. Sige, louder mo na yung pinapanood yung movie dyan. Guys, just to be updated, Merry Christmas and Happy New Year ulit sa inyong lahat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog. Once again, Slakay Tracker. Peace up guys, bye-bye! Lakay Pinoy Tracker.